Diba, bawal na tayo. Ayan yan. Ayan, ito yung mga local ng Athena Hill. Anong group niya kuya? Bikers Hub. Shout out sa Bikers Hub. Yon. Bike Diary. Wala dito eh. Mga idol natin. Athena. Marvel the Great. Okay, so now ay doon naman kami sa Old Line daw. Old Line. Old Line. Karahin ko lang yung jump. Yan, so for today's video ay wala na ang intro dahil nga syempre ay continuation lang to ng previous video ko. At so ngayon naman ay nandito tayo sa Old Line ng Athena Hill at bibigyan ko nga kayo ng isang virtual track read, no? Para pagpunta nyo dito ay may idea na kayo kung ano ang maabutan nyo. Yan, so napansin ko sa track na to, no? Maraming berms yan, may berm dyan. Meron pa dito. At meron pang isa ulit dito, no, sa mga hindi nakakaalam ano ba yung berm ay yung mga pataas na lupa, no, makikita natin sa mga corners na tumutulong sa atin para mas mabilis tayong makaliko. Yan, so sa section na to naman ay approaching tayo sa isang intersection, no, kung saan ay makikita tayong dalawang daan. Saan tayo? Sa kaliwa ay isang malupit na drop. At sa kanan ay syempre, buhay ka pa pag nakababa ka. Kaya syempre, alam nyo kung saan ang pipiliin natin. Track read is the key to success. Yan, so kita nyo, walang drops dito. Palusong lang siya, medyo steep din pero kaya naman nating i-ride yan. Ah, yan pala yun. Di ba may option din dati dyan? Meron din na. Oh. Yan, so ito yung isang drop na napapanood ko lang dati sa video pero nandito na ako ngayon. Pero sa ngayon ay hindi pa nga natin titirahin yan dahil di pa natin yan kaya. So ito ang realization ng aking mga kasama dito. Konti pa lang nakaride namin pero masasabi na agad nila to. Ganito lang baka mura sa atin at ganito kagandaan, Frank. Kahit araw-araw ka, no? Tatlo lang ng tatlo sa isang araw, 150 lang, ano? Tsaka ang ganda ng view dito, oh. Kitang-kita mo ang Manila. I keep coming back. Yan, so tuloy kami, Old Line. Medyo ano to eh. Mas mahirap yata dito, no? Oh, grobe naman. Naiinip yung mga nasa likod. Yan, so sabi nga, nabanggit nga ng kasama ko na sarap dito kasi maganda yung track, nami-maintain mabuti. Siyempre, ang mahalaga ay mura lang yung hatak, no? Hindi kagaya sa iba na medyo mahal talaga. Dati ito yung kinakatakutan ko sa ano eh. Hindi ko na kinakatakutan yan! Tulad nga na nabanggit ko, no, dati takot ako din sa mga ganyang section, sa mga medyo palusong section dahil hindi ko pa alam yung technique paano i-ride yung ganyan. Pero ngayon medyo confident na ako. At ngayon naman ay approaching tayo sa isa na namang intersection, no? Yan, so nagtagumpay ako doon sa isang line na yan. Eto, papuntang Nubali to, ito saan? Mahalaga talaga na meron tayong kasama nakakaalam kasi baka maligaw tayo eh. Kagaya nito, sa Old Line tayo pupunta Pajak! Pero intersection sa kabila, DH Line. Eh syempre pag DH Line, mas mahirap lagi yan. Yan, dito sa section na to naman, approaching kami sa isang medyo technical at medyo matarik na section dito sa Old Line. Ah, okay, Rockies. Masyadong technical na dun ah. Dito okay pa. So pagdating dito ay uy, masyadong technical dito ah. Oh no. Roll lang. Tapos doon. Di mo ko inintay eh. Okay, ganun lang pala. Basic. Go! Basic eh. Tirahin ko yan, pre.
Hindi ako ba mo? Masyadong masigip yung daanan. Hindi, kaya natin yan, pre. Alam, dito ako po pwesto. Yan, syempre, ay sa tingin ko naman ay kaya ko tong section na to. Kaya ginawa ko. At medyo nakababa naman ng maayos. Buo naman, hindi naman ako nag-send lang. Medyo nag-alang-alang ako dun sa maliliit na drops. No? Kagaya sa section na to, mayroon palang drop doon. Pero hindi ko siya tinuloy kasi akala ko nga ay malalim siya. Pero nagkamali ako. Ah, oo nga, no. Ah, hindi pala siya malalim. Akala ko, drop siyang tuwid. Meron pala siyang sasalo. Ah, kaya pinapatuloy mo ako dito. Oo. Diretso na tayo, puro flowy lahat dyan. Flowy na. Walang jump dyan. Ang may jump na ko dito, sa may mangga. Talibid mo talaga, pre. Ha? Inanat mo, walang katakot-takot. Parehas tayo. Hindi, may takot yun. Una ka, para ano. Training natin ito, pre. Dito naman sa section na to, medyo makapapababa ako dito. Ayan. Oh no! Pag nakababa ka na sa bike, mahirap nang bumalik. Lalo na pagka mga medyo steep na at saka madulas na section. Kaya nag-decide ako na bumaba na lang din ako doon kasi handle mahirap na. Hindi, awahin ko na rin kasi wala na akong buwelo eh. Oo, pag wala na akong buwelo, mahirap na. Try mo? Ako muna, titirahin ko yan. Yan, dito sa section na to, medyo steep din siya, na malubak din talaga. Pero hindi naman siya ganun kahirap yan. So, kita niya naman na medyo nalagpasan ko naman siya ng maayos. Sa unahan nito, meron akong maabutan na isang malupit na drop. Hindi naman siya ganun kalapit, pero sa mga baguhan, medyo malalim to, kaya napatigil ako ulit. Okay. Sento. Oop. Lalim. Gulat ako. Hindi tayo prepared para sa ganito. Pre, may drop dito, mataas ah. Pre, may drop dito, may drop. Gulat din ako eh. Meron. Yan, so yun na yun. Sa section na to ulit, ito ulit yung mga maraming kawayan, no? At ibig sabihin, pag nandito ka na, malapit ka na doon sa playground section ng Antenna Hill. So, andito na kami ulit. Tingnan natin dito. Bagong feature daw to. Ay, ang taas nito. Mataas, mataas. Silip lang talaga tayo. Uy! Yeah, so, nandito na kami sa babang part ng antena. At saka meron nga na-accident doon. Dating naasahan. Pero hindi maiwasan minsan yung mga ganyang aksidente. Kaya doble ingat tayo lagi. Hindi maganda yung bagsak niya. Pero sana okay lang siya para happy tayo. Siyempre natin makakita ng mga ganyang aksidente. Kasi kapwa natin rider. Sana safe sila palagi. Yan, so nandito na kami sa parking lot ng uy! Ano. Sensor, sensor. Lipat lang ako. Yan, so ngayon nandito na ako sa parking lot ng ano, antenna. Ilan, syempre ay sulit na sulit yung baba namin dito. Syempre mura na at saka talagang maganda yung ano nila dito. Yung truck, kakain muna kami. Siguro matatapos ka rin yung vlog dito. And that's it guys, no, yun nga ang aking experience sa old line ng Antenna Hill. At syempre ay sa susunod naman ay papakita ko sa inyo. Ito yung nakikita nyo ngayon, yan ang DH line. Yan yung isa sa malupit na section dyan sa DH line. Abangan nyo kung nababa ko ba yan, sakay-sakay ang bike ko. O nababa ko yan, sakay-sakay ang sapatos ko. Abangan nyo sa part 3 ng aking Antenna Hill experience syempre. At syempre nga ulit, kung nagustuhan nyo ang video na to, ay please like, comment, and subscribe kagaya ng dati. At syempre, share nyo na rin para nga naman makakita ng iba nating tropa dyan. At pakisupport naman, like, and share nyo rin yung page namin sa Good Bisho Bike Shop, no, para marami tayong maabot na pangarap. At muli nga, lagi nga sinasabi ni Boy Jepoy, no, okay lang magbisyo, basta ang bisyo mo, Good Bisho. Let's go!